Good day. It's a wonderful Sunday morning dito po sa aming church located in Cainta, Rizal. Ngayon po ay MGCQ na sa atin pong lalawigan. So technically, ang churches po ay allowed to operate at 50% capacity of their venues. Although since June ay dito na po kami nagbo-broadcast ng amin pong worship service every Sunday na wala munang nanonood, yun lang mga kami lang ng pastor at ng ilang mga manggagawa ang nandito para mag-broadcast. Pero ngayon po ay papakita ko sa inyo yung aming ginawang preparations para po handa kami sa pag-accept ng mga members and attendees sa amin pong church. So papakita ko rin po yung ilan po sa mga equipment na ginagamit namin for live streaming sa Facebook. Isa po sa ginawa namin ay kinlose po muna namin yung aming main entrance para po makontrol din namin yung pagpasok ng crowd. Saka para naka-indicate mismo kung saan yung entrance, kasi dalawa usually yung entrance namin. So sinara namin yung main entrance at sa gilid lang muna papasok ang mga tao kung saan nandun din yung aming disinfecting mat bago po pumasok sa loob. Pagpasok naman po sa loob ay meron kaming ilang mga signs, reminders, katulad ng no face mask, no entry. Clear din po ang nilagay namin yung mga exit marks. Ayan. At kung makikita nyo po yung mga pews namin, usually po ay 6 po yan na pews. Pero binawasan namin, ginawa naming 3 lang para merong 1 meter or more na pagitan between pews. And usually po 4 ang kasya dito sa pew na to. Ngayon ginawa namin 1 person per pew. So, ang ito po dito sa baba can accommodate up to 12, or at sa taas naman can accommodate 6. Tapos kung meron pang ilang mga extra, a total of 20 can accommodate. We can accommodate. Pero technically po kasi up to 150 person ang kasya sa amin. So kung kalahati noon or 50%, that's 75. Pero ginawa muna namin na hindi muna marami para hindi rin kami mabigla. 20 muna ngayon, and then later on mag-o-open kami ng mas marami na rin. So unti-unti muna. Ngayon naman po, ito yung ginagamit naming equipments para po kami ay makapag-live stream ng aming pong events, ng aming services dito sa church. Ito pong laptop na ito ay binili namin 3 years ago na. And nung una po namin binili ito ay para lang sana sa pag slides. So yung sa PowerPoint lang, and of course light office work, so hindi siya ganun ka-powerful. At kaso yun nga, nagkaroon ng quarantine, and praise the Lord, kasi bagamat ito ay hindi ganun ka-powerful ay nagagamit namin ito. Actually ay Intel Pentium, hindi ko maalala kung ano, pero hindi, 1.1 GHz lang po siya and with 4 GB of RAM. So medyo bitin na bitin, sapagkat ngayon bukod sa aming PowerPoint, nagra-run na rin ito ng OBS. So dalawa siya, ayan, PowerPoint saka OBS. So minsan bitin na bitin kasi nag-hang or nagka-crash minsan yung aming laptop. So we're praying na mapalitan na rin namin ito ng mas powerful na laptop para din magamit namin sa ministry. Ayan. Saka of course, naka-run pa yung, tumatakbo pa yung ano niyan, yung ibang mga software in the background tulad ng Firefox or iba pang mga browser para nga mailagay namin sa Facebook yung ano. Ngayon, ito naman yung aming mixer, Behringer XR18, na nabili namin before the quarantine. Pag kinabit ito via USB sa aming computer, magiging parang audio interface siya with 18 channels. So, clean signal from the microphone to the mixer. Via USB naman, papasok siya diretso sa ating computer and to OBS. At mamaya, papakita ko yung sample nung aming na-capture na live stream para makita nyo rin yung itsura niya. At may idea kayo yung linis. Ayan. So, ang gamit naman naming camera ay ito lang. May nag-donate sa amin ng pambili ng isang action cam. Ang action cam na to ay Supremo Conquest. 4K ang kanyang
maximum resolution daw, pero nakaset lang yan to 1080p. Ayan, makikita nyo meron HDMI, micro HDMI. Kukonnect namin dyan. And then, kailangan niya ng isa pang device para makapasok sa computer yung signal ng HDMI na yan. So, ito yon. From Conquest, pupunta siya sa isang HDMI capture card. Nabili ko lang ito sa Shopee ng 500 pesos. Yan, meron siya ditong HDMI in and yung kanyang USB papunta naman sa computer. And so far, so good. It's working well. Ayan, so yun po yung flow ng signal from that. And then papasok na siya sa USB. Ang camera na ito ay nakatutok lang palagi sa aming pulpit para po sa speaker. So ayun siya, itsura niya. Yan, para sa speaker. Ngayon, itong laptop may sariling webcam. Ginagamit din namin para magmukha siyang two camera system para mapaghiwalay namin yung station ng speaker saka station ng worship leader para hindi sila nagsishare ng space for social distancing na rin. So, ayan ang. So, yung worship leader or your song leader nandito nakaupo or nakatayo. Ako yun. At para ma-manipulate din yung laptop habang nagpapakanta. So again, sabi ko nga kanina, papakita ko yung itsura namin mamaya. Ayan, so ngayon, tatlong, ano muna ang nakakabit, tatlong mic. Para sa, isa para sa singer. May microphone na ginagamit, ito. At isa para sa speaker. Yon. At isa para lang makapture yung reaction ng crowd. Or crowd microphone. So, yun po ang setup namin ng amin pong equipment dito sa church to be able to live stream. So please help us also to pray, you know, para makabili kami ng mas bagong equipment. Now, yung mga susunod na clip ay inedit ko lang po ito from our live stream para may idea kayo kung ano yung tunog namin. So God bless you all. Magandang umaga po sa lahat nang kasama po natin ngayon sa atin pong pananambahan. It is the second Sunday of September. Sabi ko last time, Pastor, first Sunday ng last quarter, hindi pa pala. Next month pa pala ang last quarter. Oo, so medyo advanced po ako. Pero magandang umaga po sa inyo lahat. Ganun din po sa mga kasamahan natin dito sa auditorium. Magandang with a grateful umaga. Heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. As one family redeemed by the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ, let us continue to express our everlasting gratitude even as we once again read His holy words found in Acts chapter 2. Acts chapter 2, beginning in verse 40 and ending Diyos in verse 47. Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan para sa kanyang mga anak upang tunay na maipamuhay nila ang kanilang katawagan at hindi lamang yun, maunawaan nila kung ano ang kanilang katawagan at kung ano ang kanilang kaugnayan sa nag-iisa at tunay na Diyos. It is God's work alone. We may, you know, we may have the opportunity to do the work of the Lord. We may exhibit the kind of business that is needed to say, you know, siguro pag ito ginawa ko, naging abala ako sa gawain ng Panginoon, ako'y nangaral, nag-set up kami ng ganitong equipment para ang dating namin, tele-evangelists kami, at lahat-lahat, at diyan ay samahan pa natin ang pagiging masinop at pagiging masipag sa gawain ng Panginoon, which is napakaganda. Pero mga minamahal, mga anak ng Panginoon, kailangan maunawaan natin at the end of the day, if people will come to the faith, it is because of the works, the Lord's work, and His work alone.